Hello, good morning mga ka-adventure. So, bibigyan ko lang po kayo ng update regarding doon sa ating mga pinakawalan na fry. Magmula ngayon po is pang-anim na araw na po nila nung pinakawalan natin doon sa pinaka-nursery pond po nila, yung may lambat. So, maipakita ko lang po sa inyo at para masundan nyo pa rin po yung ating mga fry. So, actually, sa ngayon po is fingerlings na po sila. Welcome sa ating mga viewers po. Ayan na po ang ating mga fry. Mga fingerlings. Nung isang araw po nag-sampling po kami. So nasa almost mahigit na 1 inches. So mailang araw na lang po is mag-harvest na po tayo. Ita-transfer na po natin yan sa ibang fish pond po natin. Ayan po sila. So kahagabi kasi malakas ang ulan, nakawala ulit yung asola natin. Sorry, duckweed pala. Ayan po. So yun po mga nakikita nyo na parang paambon-ambon, yan na po yung mga hito po natin. So ganyan po ang itsura nyan mga ka-adventure, yung pumipitik-pitik po sa taas. Marami pong salamat talaga at naging maganda po ang buhay. Ayan. Lahat po ng pumipitik po na yan mga ka-adventure. Ito na po lahat yan. So, 2 beses na lang po kami nagpapakain dito. Isa sa umaga, isa sa hapon. So naging maganda rin po yung ating pagpapan preparation kasi nga talagang walang natirang predators or kahit anong posible na pwedeng kumain po sa kanila. Ayan po mga ka-adventure, oh. Kitang-kita na po yung ating mga pinagpaguran. So talagang masasabi na po natin na magandang maganda ang ating napabuhay. Yan po. So itong asola po na ito, duckweed po pala. Nalilito ako dito sa duckweed tsaka asola. Ito po pagka lumakas po ulit ang hangin, aharangan po ulit namin. Pagkatapos pwede nang patanggal kasi nga visible na po yung ating mga hito at makikita po pagka meron na nasasama. Ayan. So ito po mga ka-adventure, meron pa, tuloy-tuloy pa rin po yung running water nyan, na actually yung tagas-tagas na rin lang po yan, tuloy-tuloy lang po. So bago po kami mag-harvest, pabababaan na po namin yung tubig. Yung nakikita nyo parang umaambon po, ano? Ayan po yan. So siguro po mga after 1 week pa pwede na po nating i-harvest yan at magta-transfer na po. So inuumpisahan ko na po na papalinis kay Kuya Sandy yung ating ibang fish pond. So yeah. Napabayaan po talaga nung wala tayo. Ayan, pinag-grass cutter na po natin paikot. Tapos itong fish pond po na ito, yan, nasa gitna po na ito, patutuyuin na rin po namin yung dun sa dulo. Naka-schedule na po yan na nagkabutas lang yung ginagamit namin Boltron. So paggagawa yung sa dulo, mabilis lang naman po yan patuyuin, siguro mga isang araw. Tatransfer po namin dito yung tubig. Ayan, konti na lang naman din yan, gagrass cutter na lang po.
Pagkatapos po, pagka lipat ng tubig dito sa gitna, yun naman din po yung ililipat namin, yung tubig nito papunta po dun sa ilalim po ng poultry, dun po sa dulo, yung pinaka mahabang fish pan po dito. So dyan ko ilalagay. Dun naman po yung unang pagta-transfer po namin. So pag harvest po namin dito, mga ka-adventure, ililipat po namin agad doon sa gawi po doon sa may ilalim po ng poultry. Mababaw lang po ang tubig na kailangan, hindi pa rin po kailangan na malalim. Siguro mga hanggang tuhod pa lang po. Tapos magpapapasok lang tayo ng tubig, running water pa rin siya, continuous yung pasok mo ng tubig hanggang sa tumaas pa unti-unti. Ayan po. Kahit sa sola meron, no? Ay sa dakwid. Lumilipad ko sandi pag ganun, pababa. Pababa mo ano? Mahangin eh. Pero kung hindi mahangin yan, mas makikita yan. Ayan no? Dito banda. Ito mga adventure. So primas pa rin po ang pakain namin dyan. Mga mailang araw, pwede na tayong maglagay ng pre-starter, ano? Oo. Oh. Ayan po. Hali po kayo mga kagbetsor. Tingnan natin po yung sa gawing yun. So, ayan. Paunti-unti, tinatanggal na po natin yung duckweed. Makapal eh, mabilis talagang kumapal. Ang makulit yan eh. Pagka napabayaan talaga, mabilis pong dumami. So imagine nyo na lang, nung almost 1 month na wala tayo, lockdown. So ngayon pa lang ulit tayo bumabawi nga dahil nga na-quarantine po tayo. So yun, ngayong nandito na po tayo, eh maayos na po natin yung ating fish pond. Makakabawi na po tayo mga ka-adventure. Ayan na po. Ito. Ayan, sana nakikita nyo po. Lahat po ng pumipitik na yan. Yan na po yung ating mga fingerlings. So, from fry to fingerlings. Oop, lumalabo. Labo. Ayan. Sumabay na yung ambon. Hindi na makikita yung ano. Yung iba ano, umulan, pumapatak na yung ano. Okay po mga ka-adventure ha. So ayun, sa wakas nasundan nyo po yung ating pagba-vlog regarding naman po dito sa fingerlings na ang ating mga pinapisa. So tuloy-tuloy lang po mga ka-adventure ha. Sana marami po kayong natututunan at nag-enjoy po kayo sa panonood sa ating pagba-vlog. So yan po. Ingat po kayo mga ka-adventure.